palaw-silaw siya during interview. Kailangan snappy. Okay? Snappy. First, Hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new in my channel, please don't forget to subscribe and also hit the notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. Okay? And for today's video guys, nandito po kami sa aming accommodation. Alas 7 na ng gabi, galing pa kami sa work. So, ang ginawa namin, nagluluto po kami. Ayan, nagluluto yung kasama po ng isda. You know, ayan, paksiw. Luto siya ng katambak na isda. Kasi miss ko lang pagkaan ng paksiw eh. Kasi gusto siyang kumain ng isda guys, kasi lagi na lang karne yung kinakain niya. Oo nga. Kung hindi manok, camel, or karniro. So, ayan ngayon. Nagluto siya ng isda kasi marami siyang pera, siya ang pinakamayaman na OFW sa Qatar, siya yung malaking sahod. Oh! Oo, malaking ako sahod. Ako mayaman? Guys, yung sahod niya, sobrang ya, malaking sahod niya guys. Basta, siya ang pinakamayaman sa Qatar. Tingnan niyo naman yung rilo niya, gold. Gold nga to eh. Ayan, gold. Gold nga eh. Dahil ako mayaman to eh. Itong bili na yung relo niya, 1,000 to 1,000 real sa Philippine money, nasa more than 15,000. Like that, okay? So, ayaw na pag-bihig, ibasin mo. Kung magtatanong guys kung gano'ng trabaho namin dito, kami po ang mga security guard na po kami dito. But we're proud na mga security kami. Yeah, we're proud of our job as a security guard. Mm-hmm. So ako sa Pilipinas guys, dyan ako sa Cebu ng security more than 16 years. Diyan ako nag-duty sa, diyan ako nag-training sa Centurion Security Agency sa may Kalubihan Talamban, Cebu City. Okay? Hi sa mga shoutout sa mga taga-Centurion dyan. Kay Ma'am Monit Mendez, ang aming training director dati. Kay Ma'am Michelle Mendez. Centurion ka pala? Jack Mendez. At sa kanyang father na si Attorney Jacinto Mendez na... Yeah. Parang tumaliwan na sa kabilang wala naman ang maliwan ng Jacinto Mendez. Pagboy pa nga tayo. Hindi ko nung balitang hindi. Parang nakapilita. Ah, yeah, even me, I'm here. Me too. Yeah. So, this is my friend. My brother. Okay? So, we are all security here. We're security also. Security. This guy also is security. I big model. I think you're big model. Yeah, big model from Uganda. You're from Uganda. From Uganda. Ah, Uganda. Okay. Yeah. So sure. This guy is from Uganda. Okay. He's from Taisir also. He's also Taisir. Where you went, bro? Airport. Ah, Hamad. Yeah. Oh, wow. Hamad. Is there? Yeah. What is the Hamad, bro? Is the Hamad Hospital is yes. The one? Hamad Hospital. Best hospital. Yeah. Very good location. In very good location, Hamad. Yeah. Very so. Last March, mag-interview sana kami dyan sa Pilipinas for Hamad because Hamad Hospital, we need more than 200 security guard and also lady guard also. I think 50 lady guard. Okay? Lady guard. Mag-interview sana kami ng 200 security guard and also lady guard. Lady guard. Kaya lang, hindi natuloy kasi nabutan ng lockdown. Naka-schedule na sana yun. First week of March interview diyan sa Pilipinas. Kaya lang hindi natuloy dahil naabutan ng lockdown. So I don't know kung matutuloy pa ba. Matuloy. I think siguro matutuloy pero ano lang, hinintay lang mawala na itong virus. So tanungin niyo lang diyan sa Manila Ontime Manpower Services sa Manila kung matuloy ba, kung kailan matuloy. Mag-submit kayo ng 2 file niyo doon sa Manila On-Time and Power Services para kung matuloy, kasama kayo sa mga interview. Okay? Kung ganun ka naman sa Cebu, doon kayo pumunta sa Jimstone Manpower Services para mag-submit din kayo ng 2-1 file. At least, yung experience nyo, 2 to 3 years experience. Yeah. At kailangan marunong din kayo mag-English at saka yung height niyo at least 5'8 and height. Okay? At sa mga babae naman, I think 5'5". No, I think 5'4 or 5'5, okay. So, kailangan lang 2 to 3 years experience
good in English and know, you know how to make a report, okay? And also, about the salary is good, okay? Salary is good, hindi kayo lugi, okay? Kung salary nyo dyan sa Pinas, as far as I know, if your salary in the Philippines is, I think, 20,000. Dito lamang lang mga siguro mga 5,000 or 7,000. Depende lang kung mag-overtime kayo. Kung hindi kayo tamad-tamad na mag-overtime, malaking sahuri ninyo, okay? So, kung walang overtime, masama ano lang, mga 20 plus lang, okay? Pero okay lang kasi yung libre na lahat, yung libre na accommodation, libre sa sasakyan. Kami, nagluluto lang kami dito kasi yung food allowance namin, kinuha namin si Jinsei. Kasi kami nang nagluluto. Kami nagluluto. So, depende rin sa inyo, kung hindi nyo kukunin yung food allowance nyo, ang agency na mag-provide sa pagkain nyo, pero kung kukunin ninyo yung food allowance, kayo na mismo mag-provide. Okay? So yun, kami nagluluto kasi wala na kaming pwede na pagkain sa kusina kasi kinuha namin yung food allowance namin, dagdag sa sahod namin. Ang maganda kasi magluto, kumukunin mo yung food allowance dahil makakain mo yung gusto mong makakain mo yung pagkainin kasi ikaw na magluluto. Yun. Kasi kung sa kampanya kasi, kung ano lang nabigay sa kampanya ng pagkain, yun lang, kakainin mo. Masarap naman, pero minsan din. Minsan, hindi kasi na mag-sawa ka kasi kulit-ulit lang minsan, pero okay naman. Okay? Kasi hindi, yung kampanya namin, yung agency namin, mabuti na. Maalalahanin sa kanilang mga tao, mabuting ang agency ko. So, yun ang pinaka-malaking agency dito sa Qatar. Okay? So, yun lang guys. Ulitin ko, kung sino yung gusto mag-apply ng security guard, punta lang kayo sa Manila On-Time Manpower Services sa Manila. Kung sa Cebu ka, sa Jamestown Manpower. Global. Okay? Jamestown Global Manpower Services. Sa Cebu, kasi kung matuloy yung interview, Purhamad Hospital. Yun, ang maganda dyan. Abangan nyo. Abang. 8 hours lang yun. 8 hours. I think to 2,000 plus. 2,700 ata ang sabi nila sa security. 2,700. Ang plano ko kasi pag matuloy sa amat o papalipat ako sa amat, kasi malaki. Kasi alam mo, nakahabot tayo na medyo mataas na sahod din. Ikaw may opportunity naman kung malipat tayo. So pag-aralan niyo lang, Elevinji ko, how to use fire extinguisher, experience niyo. Ang tip ko lang sa inyo guys, kung mag-apply kayo for abroad, huwag niyong sabihin sa mag-interview na for experience lang. Kailang sabihin niyo na naghihirap kayo, mayroon kayong mga anak na nag-aral, kailangan yung sahod kasi niyo sa Pinas hindi sapat, kailangan for family reason. Family reason na bakit ka nag-aral. Huwag niyong sabihin na for experience lang kasi hindi talaga tayo tatanggapin. Promise, hindi kita tatanggapin. Ang sabihin niyo lang for experience. Kailang sabihin niyo na po mayroon kang mga anak na nag-aral at hindi sapat yung sahod mo sa Pinas. Okay? Para matanggap kayo. Okay? Sa kailangan, buta yung palaw silaw sa inyo yung interview. Kailangan snappy. Okay? Snappy. First, makikita na sa mga ma-impress sila. Ganda yung ano mo. During interview, huwag niyong galaw-galaw yung katawan ninyo. Kailangan nakalangin lang yung katayo. No. Yung kamay niya, tingnan niyo kamay. Tingnan niyo. Lagay na sa ganun, straight. Pagsalot niyo, Wala talaga. Okay, bigyan ko ganyan tip. Pagpasok niyo sa opisina, katok 3 times. Yan sa loob. SJ Ricky Anyong, ready for interview, sir! Yun ba yun? Tingnan mo. Tapos, pag ganun, pag down niyo sa kamay niyo, kailangan ka ganun na. Tapos, proper talaga, okay. Military training. Kasi nakita ko yung during my interview, yung iba kasi habang nagsasalita, pagalaw-galaw ng katawan, ganun-ganun. Hindi yan. Kailangan straight ka lang. Lagi ang focus mo doon sa interview, or huwag ka nang ano. Kung sumagot ka, kailangan bibig mo lang nakagalaw. Huwag kayong lousy. Okay? So kailangan snappy guys, snappy. Okay? At saka, kailangan proper yung parang... Saka yung haircut, huwag niyo kalimutan yung haircut. Kailangan na talagang... Proper hygiene. Proper hygiene talaga. So yun lang guys.
Kasi ako, during sa aming interview, kami magkabats kami. Kami yung sa Cebu, more than 80. More than 80 kami in-interview. At alam niyo ba kung ilan lang ang nakapasa? 18. 18 lang. 18 lang. Nag-iiyakan yung iba, nag-iiyakan yung kasi mayroong nag-apply doon na mag-asawa. Pero parehong hindi natanggap. Nag-iiyakan sila kahit isa man lang sa kanilang natanggap. Para ano yun lang. At saka guys, hindi lang isang mag-interview. Kung makapasa ka sa isang interview, dalawang mag-interview. Okay, may pangalawa pa. Makapasa ka sa muna mag-interview, good. Kailangan makapasa ka rin sa pangalawa. Kasi yung pangalawa ng skill. Yung unang mag-interview, representative sa agency. Yung pangalawang mag-interview, yung final na, sa client. Client na yun. Yan ang pinaka-ano dyan. So, kailangan ang pangalawa niyo. Yung GEO, huwag niyo kalimutan yan. Kasi yan ang pinaka-ano dyan. How to use fire extinguisher, yung pass. Fire extinguisher, pass. Yun. Kasi huwag niyo, kasi pag during interview of Elimin General or hindi alphabetical. Hindi alphabetical. Lahat itanong sa inyo, pero hindi alphabetical. Yung una, example, Elimin Geo number 10. Oh, ano na? Hindi mo simula sa 1, 2, 3, 4. Kalimutan mo na eh. No? Elimin Geo number 3. Oh, ganun. Elimin Geo number 6. Ganun na. Oh, ilang, after, ano lang, 2 seconds lang. Pag hindi ka makasabot, 3 seconds. Pag hindi ka makasabot, 3 seconds. Labas. Okay, gawin rin 5 seconds. Kasi nung dati, 5 seconds din eh. Pag hindi ka nakasagot, within 5 seconds, labas. So, kailangan prepare ka palagi. Huwag kang ratul. Kailangan relax ka, relax. Okay? Tama. Relax. During interview, relax. Huwag kang umiyak. Ako na, munti siyang umiyak, pero nakatutok pa rin sa utang niya. At saka, pray. Pray ka. Before interview, mag-pray ka, Lord. Yan ang please mga. Help me. Kasi ako nagpre-pray ako before na interview. Me also. Kasi nung naka sampo na yung in-interview, hindi pa natanggap, pang-umsi ako. Sampo na, nakalabas na sila lahat. Their duty is night-night? Kapag, hindi na pag-asa. Kaya ako, parang wala na rin ako pag-asa. How many hours? But I do my best. I do my best. Kaya nakapasa ako. 8 hours. 8 hours only? Ngayon mo guys, ngayon mo guys. Ngayon mo talaga guys. How much? We are doing 8, but if you do extra, okay. So, mag-subscribe lang kayo. Mag-subscribe kayo sa akin channel para updated. I-update ko kayo sa kung mayroon ng interview dyan. Ano nga ba channel mo? Ano nga channel mo? Andiyan niyo, snap. Tata Anmaricel Vlog, okay? Isabi mo lang niya. I-subscribe nyo rin ang kay Anyong Ricky Vlog, okay? Subscribe kasi mag-update din siya kung mayroon ng hiring, okay? Upload din sa akin ng channel kung mayroon ng hiring. Anyong Ricky Vlog, okay? Okay, at pakiclick din yung notification bell. Kung nakikita niyo sa subscribe button doon sa may dulo, mayroong notification bell, click nyo rin yan. Para mag-alam niyo kung mayroon akong mga bagong video. Okay? So, importante niyo guys, importante mag-subscribe kayo para malaman niyo. Kasi hindi ko mag-upload. Isishare ko lang ito sa group doon. Sa group. Pero hindi ako mag-reply doon sa mga comment ninyo. Paano? Dito ako sa video ko mag-reply. Dito ako sa comment section sa aking video. Mag-reply. Okay? So, okay guys. So, thank you for watching. Please, don't forget to subscribe. Tata Marcel Vlog. And have a good day and God bless everyone.